16 ng Oktubre, Miyerkules, ng 28 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, "Sawimpalad kayong mga Pariseo, nagbabayad nga kayo ng ikapu ng yerbabuena at ng ruda at ng lahat ng gulay at pinababayaan niyo naman ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Ito nga ang dapat gawin nang di kinaliligtaan ang mga iyon. Sawimpalad kayong mga Pariseo, gusto niyong mabigyan ng pangunahing upuan sa mga sinagoga at mabati sa mga liwasan. Sawimpalad kayo na parang mga nakatagong libingan na inaapakan ng mga tao at hindi man lang nila namamalayan." Nagsalita ang isang guro ng batas. "Guro, iniinsulto mo rin kami sa pagsasabi mo ng mga ito." At sinabi ni Jesus, "Sawimpalad din kayong mga guro ng batas. Ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mga napakabibigat na pasanin at hindi man lang nyo hinihipo ang pasanin ng kahit isang daliri." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sawimpalad kayong mga Pariseo, sawimpalad din kayong mga guro ng batas. Pagtangis at panghihinayang ang pahayag ni Jesus, pero pag-insulto ang dating nito sa kinauukulan. Sayang naman talaga kung tutusin ang magandang pagkakataon na hawak na ng mga Pariseo at mga guro ng batas dahil sa kanilang pag-aaral sa banal na kasulatan. Naroon na sila sa sitwasyon para unawain itong mabuti, isabuhay at ibahagi sa kapwa. Nakakalungkot na hindi nila ito isinasagawa. Ang bagay na walang halaga sa Diyos ang pinagkakaabalahan nila tulad ng pagsusukat ng ikapu sa mga aning yerbabuena at gulay. Sa mahigpit na pagpapatupad nila sa batas, nakakalimutan nila ang katarungan at pag-ibig ng Diyos. Pagkilala ng kapwa at karangalan ang nais nila. Mistulang patay ang salita ng Diyos sa kanilang buhay at hindi sila naging daan ng buhay para sa kapwa. Mabigat na mga katotohanan. Nakakaawang nakakainis ang mga taong humarang sa daan ni Kristo. Mahalagang ihayag ang sitwasyon dahil sa pagkilala sa katotohanan lang naman talaga ang unang hakbang para makapagbago. Pero masakit ang katotohanan kung ang laman nito ay pagkakamaling hindi kayang aminin. Pagsasagawa, itinatago, alam ni Kristo ang lahat. Walang kahihinat ng mabuti ang pagpapanggap na malinis tayo at walang sala.